narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa ipilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Si Health Assistant Secretary Maria Bernardita Flores po ito mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. Happy Wednesday afternoon mga kanutrisyon and welcome po dito sa ating programang One Nutrition, One Nation. May nakahanda na naman po kami na masustansyang kwentuhan para sa inyo ngayong hapon, kaya samahan niyo po kami sa isang oras na pagtambay sa programang ito. Ang tanong ko ay ito, may naitutulong ba ang food supplements sa ating katawan? Gaano kadami nga ba ang nutrisyon na nakukuha natin mula sa mga food supplements? Food supplements po ang ating tatalakayin sa technical segment kasama ang guest natin for today. Abangan niyo po yan dahil usong-uso po ngayon ang food supplements at alamin po natin kung ano-ano ang mga kagandahan at di kagandahan ng paggamit ng food supplements. Samahan niyo rin po kami sa Coron, Palawan para kumustahin ang ating Nutriskwela Community Radio Station doon, ang Radyo Kasimanwa 97.3 MHz FM. Alamin din natin ang latest sa ating nutrition community mula sa ating One Nutrition Reporter. At maya-maya lamang din po ay ihahatid niya sa atin ang bagong recipe na tiyak magugustuhan ng inyong pamilya dahil ito ay abot kaya na, masustansya at masarap pa. Tungkol naman kaya saan ang ating Nutri-Trivia ngayon? Abangan niyo din po yan para sa dagdag ninyong kaalaman. Uumpisahan na po natin ang ating masustansyang kwentuhan kaya naman tutok lang kayo mga kanutrisyon at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng bata ng regular. Magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow Food Groups. Painumin ng gatas sa mga bata araw-araw at tangkilikin ang fortified products. Maganda ng mga masustansyang agahan, tanghalian at merienda para sa ating mga anak at pakainin sila ng mainam lalo ng mga batang may sakit. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahigit sa 40 na uri ng sustansya ang kailangan ng katawan araw-araw para manatiling malusog? Pangunahin dito ang tubig, macronutrients gaya ng protein, carbohydrates at fats, at micronutrients tulad ng vitamins and minerals. Walang iisang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansyang ito. Ugaliin kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makamtan ng tamang dami at balanse ng sustansyang kailangan ng katawan. Dapat ba lang kasing mabuti ang pagkain araw-araw? Piliin lamang ang sustansyang convenience foods at importante rin na tangkilikin ang fortified foods at ugaliin ang pagbabasa ng mga labels. Kung gagamit ng mga food supplements, importante na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod, Health Assistant Secretary Bernie Flores. Makibalita na po tayo sa ating One Nutrition Reporter na si Ms. Leeza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Masustansyang hapon sa iyo, Ms. Leeza. Asik Flores, ang ating news feature for the week ay tukol sa pag-regulate ng marketing ng mga pagkain at inumin sa mga bata. Ang maling pagpili ng pagkain at inumin at ang dami ng mga batang matataba ay hamon na kinakaharap ng maraming bansa, hindi lamang dito sa Pilipinas. Kaya't katuwang natin ang World Health Organization para makahanap ng solusyon sa suliraning ito.
Kaugnay nito ay nagkaroon ng isang Japan WHO regional consultation sa promotion of healthier dietary options for children sa Saitama, Japan noong 26 to 29 March 2012. Ito ang ikapitong serye ng pagpupulong tungkol sa non-communicable diseases na suportado ng bansang Japan. Naging daan ang pagpupulong na ito para i-present ang mga rekomendasyon ng Regional Office ng World Health Organization tungkol sa marketing ng mga pagkain at non-alcoholic na inumin sa mga bata sa mga kasapi nito sa Western Pacific Region. At matukoy kung ano ang pinakamahusay at angkop na pamamaraan para maipatupad ang mga rekomendasyon ng World Health Organization, kabilang na rito ang mga school-based approaches na may kaakibat na monitoring system o pamamaraan ng pagsubaybay. Mga kaibigan, si ASEC Bernie po ang isa sa mga kinatawan ng Pilipinas na dumalo sa pagpupulong na ito. Kasama niya si Director Ivanhoe Escartin ng DOH National Center for Health Promotion at si Ms. Elaine Manlalay ng Food and Drug Administration. Ibinahagi ni ASEC Bernie ang mga inisyatibo ng bansa upang matugunan ang mga suliranin ukol sa malnutrisyon sa mga bata na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2011 to 2016 bilang framework sa pagtugon ng malnutrisyon. Bilang framework sa pagtugon ang malnutrisyon at gutom sa bansa. Kasama sa mga programang ito ang pag-promote ng tamang nutrisyon sa paggamit ng Nutritional Guidelines for Filipinos o gabay sa Wastong Nutrisyon para sa Pilipino na nagtataglay ng 10 mensahe na ang layon ay maisulong ang mga positibong kaugalian sa nutrisyon para makamit ang tamang kalusugan. Ang National Nutrition Council naman ang nangunguna sa public nutrition education campaign sa komunidad sa pamamagitan ng multimedia. Nabanggit din ang mga programa sa mga school children ayon sa Department of Education, kabilang na dito ang health and nutrition education sa curriculum, National Drug Education Program, Health Service Delivery at Feeding Program. Kabilang din sa mga programa ng Department of Health ay ang pagsulong ng healthy lifestyle. Ang DOH ay nagtatag ng isang koalisyon na binubuo ng iba't ibang organisasyon mula sa pamahalaan, medical societies at non-government organizations para maiwasan at makontrol ang non-communicable diseases. Sa kasalukuyan, ipinupromote ang regular na physical activity, paghinto sa paninigarilyo at pag-inom ng alak, pati na rin ang healthy eating places kasama na ang fast food establishments. Pagdating naman sa pag-regulate ng mga pagkain at inumin para sa mga bata, napag-alaman na wala tayong natatanging batas at programa ukol dito. May mga batas tayo para proteksyonan ang kapakanan ng mga bata at pati na ang advertising, pero wala tayong batas at polisiya dito. May ilang panukalang batas ang nakahain sa Kongreso para i-regulate ang advertising ng mga food product at mga drinks sa kabataan. Sa nakaraang workshop sa Japan, ay nag-share din ang iba't ibang bansa ng kanilang mga programa kasama na ang Cambodia, Malaysia, China, Lao People's Democratic Republic, Vietnam, Brunei, Darussalam, Korea at Singapore. ASEC Bernie, I'm sure excited na kayong i-share ang mga naging highlights at agreements ng regional consultation sa workshop at kung paano ito makakatulong na mapabuti ang nutrisyon ng ating kabataan. Oo nga, Leeza, pero actually sinabi mo na lahat yung highlights ng consultation workshop. Na banggit mo na ito yung sinagawa sa Japan, pero ang sponsor niya talaga ay World Health Organization. At yung 11 bansa na nabanggit mo kanina ay nag-agree na gawan ng plan of action yung isa katuparan bale, yung recommendation, kasi nagbuo ng set of recommendations ang World Health Organization on the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children. Kasi lumalabas nga sa evidensya at saka pag-aaral na yung health ng
ating kabataan ay nako-compromise sa dami ng mga advertisements tungkol sa mga pagkain na hindi naman nakakatulong sa kanilang growth and development. Hindi lamang pagkain, pati na rin yung mga non-alcoholic beverages like soft drinks and fruit juice, hindi juices but fruit drinks, yung mga energy drinks, mga ganon na hindi naman talaga nakakatulong sa kalusugan ng ating mga kabataan. So, yung pagpupulong na yun na sinagawa sa Japan at in-attendan nga natin ay isang pagsusuri na rin sa sitwasyon sa buong region. At the same time, tinitingnan din yung mga success stories na or good practices na isinasagawa na halimbawa sa Japan at saka sa Korea at Singapore, dun sa mga medyo nakakaangat na mga bansa dito sa ating rehiyon na nagsimula na 2 or 3 or even more than 10 decades ago, kagaya ng Japan, dahil noong pamangunang panahon ay nakita na nila yung kahalagahan ng pag-protect ng health at saka nutrition ng kanilang kabataan. So, shinare yung mga good practices na yun. Doon naman sa workshop ay ni-request yung mga country delegations na magbalangkas na kung ano, pagbalik na pagbalik ng mga delegates dun sa kanilang mga bansa ay ano na yung mga gagawin para isakatuparan nga at isabuhay itong set of recommendations ng buong World Health Organization and the member states ng World Health Assembly para magkaroon talaga ng focused effort to reduce the marketing of foods and non-alcoholic beverages to children. Tiningnan namin yung focus sa eskwelahan kasi yun din yung mga may maganda ng experience. So nabigyan kami ng pagkakataon na pumunta sa isang sa suburb nung lugar na kung saan ginawa ang conference doon sa Minami Elementary School sa Sacado City. So, mga 30 minutes away from the venue. At in-observe namin, na-meet namin yung mayor ng Sacado City plus yung school officials. At pinakita nila sa amin kung paano yung kanilang school lunch program. Parang hotel yung kanilang processes kasi mula sa delivery ng raw ingredients or raw materials ay winiway, tinitimbang na, ini-inspect na kung may mga sira, kinukuha ang temperatura sa mga foods like meat, chicken, yung mga ganun. At lahat ng proseso ay very strictly implemented yung good manufacturing process practices, yung mga cleanliness, sanitation, lahat ng ano ay naka-gown at hairnet at gumagamit ng mga gloves. Talagang napakalinis nung sistema nila. At pagkakainan na, yung mga bata, kasi sa grade school ito, yung mga bata rin mismo ay may mga responsibilidad sa pagkuha ng pagkain mula sa kitchen, pagdala sa kanilang school room, nagdadasal sila bago kumain. Sila yung nag-distribute ng pagkain dun sa mga bata na nakaupo sa kanilang mga mesa at silya, hinihintay yung kanilang pagkain kasi may mga naka-assign silang mga kaklase na kumuha ng pagkain. Nagdadasal sila, ini-instill din yung mga values na gano'n, nagpapasalamat sila sa lahat ng mga taong nag-produce ng pagkain at nag-prepare ng pagkain para sa kanila. Tapos kakainin nila yung pagkain, hindi na, napaka-minimal, almost zero ang leftover kasi ang bawat kakainin ng bata ay mine-measure, tinitimbang din. Measured at saka weighed. How much ang rice, how much ang ulam, how much yung kanilang orange, quarter lang ang kakainin nila. So isang orange isi-share ng 4 na bata. Mga ganun. So at the end of the lunch period, sila rin yung magliligpit, dadalhin dun sa lugar na pagkukunan ng mga tray para sa ano, at napakaganda nung kanilang recycling process kasi lahat
wala halos ng tira, walang halos waste na may kita. Pati yung lalagyan ng gatas na iniinom nila ay pinipipi para less yung space na gagamitin at diretso doon sa recycling, sa lalagyan ng mga recyclable materials o kaya non-combustible materials o kaya yung iba pang klaseng basura. So, napakaganda nung school lunch activities na na-observe namin. Isa yun sa paraan kung bakit yung kabataan ng Japan ay nakita nila na lumalaki according to the standards that they've set for Japanese children. So yun yung parang ano namin, yung visit to the school is our parang practicum. Yun lang yung pasyal namin. All the while nag-aano lang kami sa loob ng conference venue ay discussions, country experiences, tapos yung workshop to draw up a set of recommendations on how to do it. So yung ako at saka yung mga kasama ko na representative ng Pilipinas na sa, nabanggit mo nga kanina, ay nagbalangkas na kami. Siguro ang una namin gagawin kasi last ano lang naman yan, Sunday lang ako nakauwi, ay babalangkasin namin yung next step namin in more detail. Gawa muna kami ng report at sana dahil napakataas naman yung prioridad na binigay sa itong programang ito ng ating kalihim ng ng kalusugan, si Secretary Enrique Ona, ay siguro ay susuportahan niya yung aming isasubmit na plan of action para dito sa set of WHO recommendations na ito to protect the health of children. Okay? Napakaganda, ma'am, talaga nung naging experience nyo sa Japan na sana yung mga ganong klaseng yung rekomendasyon nga ng WHO ay maisakatuparan dito sa Pilipinas para gumanda rin yung ating kalagayan na pang-nutrition lalo ng ating mga school children. Oo. Actually, ang sabi nga doon, ine-emphasize nga doon, this program is related sa non-communicable diseases at isa sa mga lumabas nga na tumataba daw yung mga kabataan ngayon sa Asia. Pero sabi naman ng WHO officials doon na kasama namin, this program should not be viewed, hindi dapat ito tingnan as a program just to reduce obesity among children. It's really to promote health now at saka promoting health in the future, kasi kung ano man yung gawin mo ngayon sa kabataan, yun din yung bibit-bitin nila pagtanda nila. So we're looking at a healthier future, healthier generation, if we address the problems of this, especially this too much marketing of food at saka non-food beverages sa children. So tama. Sana nga ay maisakatuparan ito as part of our overall healthy lifestyle or promotion and control, prevention and control of non-communicable diseases program sa tulong ng Department of Health. Yan yung napaka-exciting. Okay, so magbabalik pong muli ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na bukod sa dami, dapat siguruhin din ang kalidad ng mga kinakain? Ang isda, lamang karne gaya ng manok, baboy at baka at tuyong butong gulay ay mayaman sa protina, iron, vitamin A at zinc. Para makaiwas sa sakit sa puso, bawasan ang pagkaing matataba at mayaman sa kolesterol o saturated fats. Kumain ng isda, karne na walang taba at tuyong butong gulay. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na nakaakibat ng wastong nutrisyon ang pagpapanatili ng maayos at balinis na pamumuhay upang maging malusog at mapahaba ang buhay? Panatilihin ang balance at wastong pagkain, maging active at ugaliin ang pag-e-ehersisyo, bantayan ang presyon at bawasan ang stress, iwasan din ang paninigarilyo, pag-inom ng alak, lalong lalo na ang paggamit ng bawal na gamot. Wastong nutrisyon.
Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Oras na para sa ating Nutri Trivia, mga ka-nutrition, para sa inyong dagdag kaalaman. At ang ating trivia for this week ay tungkol sa saluyot. Alam niyo ba na ang jute leaves or saluyot na sikat sa mga Ilocano ay nagmula pa sa bansang Egypt? Saluyot ang kinakain ng mga Egyptians pati na si Cleopatra para mapanatili ang kanilang kagandahan at ang kanilang kalusugan. Ang saluyot leaves ay mayaman sa beta-carotene para sa magandang paningin, iron para sa ating red blood cells, calcium para sa matibay na buto at ngipin, at vitamin C para sa makinis at maaliwalas na balat. Ito din ang nakapagpapalakas ng ating immune system at tinutulungan itong pagalingin ng ating mga sugat sa mas madaling panahon. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at dumako na po tayo sa ating main topic for today. Alam niyo, laganap ngayon sa lahat ng TV and radio commercials ang iba't ibang food supplements na nagtataglay daw ng iba't ibang vitamina, mineral, antioxidants at kung ano-ano pa na ayon sa mga ito ay maganda raw sa ating kalusugan. Nakakatulong ba ang mga food supplements na ito sa ating kalusugan? May magandang epekto nga ba ito sa ating katawan? Paano natin matitiyak na ligtas ang mga ito? At para sagutin ang mga katanungan na yan at sa hapong ito, makakasama po natin si Ms. Charina May Tandas, Food and Drug Regulation Officer 3 ng Food and Drug Administration. Hello at masustansyang hapon sa iyo, Ms. Chari. Hello ma'am, good afternoon po. Okay. Magandang hapon din po, Director. Oo, sige, maraming salamat at ikaw pala ang na-assign na ng inyong director. Kasama ko siya nung isang araw sa DOH Execom meeting at nabanggit nga niya. Binigay niya actually ang name mo sa akin. Oo. Anyway, pag-usapan natin ang food supplements kasi napaka-popular ngayon ang mga food supplements. May mga klase, ano ba nga ang tinatawag na food supplements, Ms. Chari? At ano, may mga klase ba ang mga ito? Meron pong iba-ibang klase din. Depende po sa ingredients na ginamit. Okay. Meron pong mga food supplements na ang laman po ay vitamina, meron pong minerals, meron pong galing sa plant o mga herbals, may mga amino acids, at iba pong dietary substance, mga tinatawag natin mga source ng antioxidant. Okay. Ito po ay tumutulong lamang para makadagdag ng nutrisyon. Ang form po nito ay may makatulad po sa gamot. Gaya ng kapsula o tableta. Meron din po itong liquid or powder. Pero ito po ay hindi ginagamit para i-substitute or pumalit sa gamot. So, hindi po dapat ito ina-advertise na nakakagaling or epektibo. Okay. Pero ang kaibahan niya sa gamot, dagdag lang siya na nutrients. Apo, pero hindi siya gamot. Hindi po siya gamot. Dito po sa amin, ma'am, meron po kami mga batas na nagdi-differentiate po ng pagkakaiba ng gamot sa food supplement. Okay. So, bali po, sa definition pa lang, ang gamot po or drug ay ang intention po niyan ay para magpagaling. Oo. Pagpapawas ng sakit, mapigilan ang paglala ng sakit ng tao. Unlike po yung sa food supplement, ang talagang dinideclare po lang nila doon is as dietary supplement. At kung meron pong mga nutrisyon, nakalagay po yun sa nutrition facts table. Tapos meron pa rin, meron pa mam na pagkakaita sa vitamina naman sa level. Oo. So, di po ba meron tayong recommended daily allowance or ngayon nga po tinatawag na natin RENI. RENI, tama yun, tama. Oo. So, sa vitamina po ma'am, para matawag kang food supplement, kailangan, lalo na
water soluble. Uh-oh. Hanggang 105% lang ng rendering. Ilang percent? But 105 lang 105, po. 105, oo. Ilang maximum niya para ma-claim sa food supplement. Para ma-claim niya na food supplement. Food supplement. Pag soluble naman, ma'am, yung ADEK natin, kailangan hanggang 150%. Baliktad pala, ma'am, sa water soluble, 150. Oo. Sa fat soluble, 105. Okay. Pag lumampas po sila doon, ang classification na po nila ay gamot. Ah, okay. Oo. Okay. Tapos, so yan bang different, Miss Chari, yung bang differentiation na yan, alam yan, na, pinapaalam yan sa publiko? Ito po, ma'am, is naka-open sa ating website, pero yan po is doon sa mga nag-a-apply. Meron pong okay. circular na nakapaloob po yan. Tapos yung po sa mga nag-a-apply nito, kailangan yun po ang susundan nila. Oh, pero yun yung manufacturer. Opo, sa punto ng manufacturer, oo. Para magko-comply sila dun sa inyong limit or standard na ganyan. Opo, pero opo, yung publiko, kasi napakarami ng tumatangkilik ng food supplements. So, opo. Alam ba ng publiko na dapat, halimbawa sa fat-soluble food supplements or vitamins na nasa food supplement, dapat 105 yung hahanapin nila dun sa ano, sa label. Ay, ma'am, ang aming mga advisory. Ang mga advisory po namin, ma'am, normally, pertaining po doon siya, hindi dapat siya gamitin as gamot. At saka yan po ay no approved therapeutic lens po. Oh. So sa labeling pa lang, ma'am, may pagkakaiba na sila. Oh. So sa food supplement po, ang pinalalagay namin ay dietary supplement. Tapos sa drugs naman po or gamot, nandun po yung mga pharmacologic ano, kategorya yung nakakagaling sa ubo, sa lagnat, sa asthma, gano'n naka-specify yun. Pero sa food supplement po, dietary supplements lang. At saka nakalagay pa, ma'am, yung phrase na no approved therapeutic play. Pero despite that in the label, nakalagay na doon sa label, marami pa rin yung tumatangkilik o napapadala doon sa advertisement. Ano? Oo nga po, ma'am. So, sana makatulong itong ating interview para hindi lamang yun ang kanilang, lalong-lalo na yung nire-remind lagi ng mga doktor na huwag gamitin ang food supplements at i-substitute dun sa gamot. Oo. Dapat ipagpatuloy pa rin yung gamot at kung gusto pa nilang tumangkilik ng mga food supplements, wag lang nila bibitawan yung mga gamot nila. So kung halimbawa sinasabi natin na ganun, bigyan mo naman kami ng idea, yung mga tagapakinig natin, ng idea kung bakit ba o ano ba yung mga advantages o benepisyo sa paggamit ng food supplements. Actually, ma'am, ang masasabi ko lang na advantage ay nakakatulong sila ma-maintain ang health, ang kalusugan. Kasi minsan, sobrang busy na rin natin, di ba? Wala na rin panahon para maghanda ng masusustansyang pagkain. Okay. So, para nga ma-maintain yung kanilang kalusugan at ma-achieve nila yung requirements ng mga nutrients, dinadaan nila sa pag-inom ng mga food supplements. Kasi meron naman yung mga studies na talaga yung ating mga vitamins and minerals. Okay. So, tama yun. Kagaya nga po ng vitamins and minerals, maliit lang naman po yung level sa food supplement at hindi po tayo mamumroblema na ma-overdose siya kasi ang talagang purpose ay dagdag lamang sa ating kinakain. Eh, ano naman ang disadvantage? Ang disadvantage ito, ma'am, kasi is kung gagamitin nga pong pamalit. Oo. So, hindi dapat pamalit. Oo. Oo. Huwag pamalit. Kasi, pwede naman nating makuha kung sapat talaga yung nakukuha natin sa ating pagkain. Okay. Hindi pa kasi, ma'am, ang nangyayari, kahit may karamdaman, imbes na magpatingin na sa doktor,
lumalala dahil ang ginagawa, iinom na lang ng food supplement. Oo, dapat go natural. Kasi yun po ang mga disadvantage. Oo, go. Kasi yun din po ang pagkakaintindi nila. Eh, yung presyo, ma'am? Magkakaiba naman po, ma'am, ang presyo. Although kung isipin natin, mga imported po natin food supplement, karaniwan po nun, ma'am, ay masyadong mahal. Oo, masyadong kasi mahal. Mahal po yung mga imported. At saka masyadong so, maganda ang mga pangalan, ano? Parang exotic na exotic. Kaya akala ng mga tao, napakagaling. Oo, minsan nga, ma'am, di ba ang gamot ay may specific na condition lang. Tapos ang food supplement is parang minamarket na cure-all na parang nakakagamot na sa lahat. Parang So pwedeng baka madala sa advertising. Yan nga, ma'am, ang problema namin. Pagdating po dito, wala namang in-approve na claim dahil hindi naman po sila nagsasagot ng mga justification para din sa mga sinasabi nilang claim. Dahil yan po ay considered lang as processed food product. Ang ano lang po natin is yung ma-assure na safe and good quality. Yung pong mga epektibo, mga pagpagaling, sagam po yung hinihingi. Mga clinical trials, mga bioequivalence. Hindi po yun hinihingi sa food supplement. Ah, so paano natin masasabi sa mga ano sa mga mamimili na ligtas yung food supplement? Pagka ba nilabas ang food supplement na metatak FDA approved, yun ba ay assurance sa public na ligtas yun as food supplement? Pag sinabi natin po, ma'am, na FDA approved or registered po siya, ibig sabihin po is na-comply niyo po yung requirement ng pamantayan ng FDA para maging ligtas at may kalidad yung produkto. Nagsisimula po yun, ma'am, sa pag-apply pa lang nila nung establishmento. Okay. So, dapat yung kumpanya nila is na-inspection po at nag-comply sa good manufacturing practices. So, GMP, tama yung paggawa at malinis. Malinis. At tama po yung mga materials na ginamit nila. Safe po yung mga additives at yung limit po ay nasusunod nila. So sa pag-issue pa lang po ng lisensya or license to operate ng FDA, natitingnan na po yun. So may assurance na po tayo ng safety doon. Pagkatapos po noon, ma'am, kailangan din po nilang i-register yung produkto mismo. Okay. So doon na po natin binubusisi yung mga laman po ng produkto. So kasama po dyan yung mga analysis, kung nasa limit po ba yung vitamin, yung mga mikrobyo, yung mga contaminant, tapos may mga submission po sila ng process flow, pati yung mga packaging na ginagamit nila, yung po ba ay suitable doon, hindi magkakaroon ng migration, na magkaroon ng ibang lasa o reaction doon sa produkto. So, madami pa po kaming mga technical requirements at isa po doon is yung lethal doses. Yan po lang ay sa animals po kinukondak. Okay. Hindi po sa tao, unlike po sa drugs or gamot. Oo. Hindi pa po dito nagtatapos ang ating kwentuhan tungkol sa food supplements. Kaya tutok lamang po kayo at sa aming pagbabalik, itutuloy po natin ang ating talakayan kasama si Ms. Charina May Tandas, Food and Drug Regulation Officer 3 ng Food and Drug Administration. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na mahalaga ang pagbili ng pinagyamang pagkain o fortified foods? Dahil sigurado ka sa dagdag sustansya nito. Huwag kakaligtaan, hanapin ang produktong may sangkap Pinoy o Diamond Seal. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na magandang kalusugan ay nagsisimula sa kalikasan? Sa malinis na kapaligiran at malinis na tubig at pagkain, iwas sakit ang pamilya natin. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health.
Alam niyo ba na para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, disiplina ang kailangan? Dapat na mag-ehersisyo para sa malakas na resistensya at iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak upang ang kalusugan ay mapangalagaan. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na kung ang hanap niyo ay pagkaing masustansya na at abot kaya pa, itlog ang inyong pag-asa. Siksik sa protina, bitamina at mineral, maaasahan pa pang almusal, pananghalian at panghapunan araw-araw. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation. At kasama pa po natin si Ms. Charina May Tandas, Food and Drug Regulations Officer 3 ng FDA. Ms. Chari, tuloy na po natin ang ating masustansyang kwentuhan tungkol sa food supplements. So pagka ang isang nakikinig sa atin ay nakakita ng food supplement na wala yung FDA approved, ibig sabihin nun ay hindi yun naka-register, hindi yun na-inspect yung kanilang pagawaan, at posible na kung saan-saan lang galing yung mga raw materials na yun, ano, na pinanggawa doon sa kanilang produkto. Sa anong gagawin ng tagapakinig natin? Pwede bang dalhin yun at mag-complain sa FDA? Pwede po, ma'am. Pwede rin po tumawag sa amin, okay, para lang po i-verify kung yung pong nabili nila pong food supplement ay nakarehisto dito. Ang isa po nilang titingnan ay yung declaration po ng no-approved therapeutic claim, na isa po yan sa pinaka-importante namin nire-require, kasi po yun may size na requirement at sa harap po pinapalagay. Ma'am Chari, sandali. Pag sinabi bang no-approved therapeutic claim, ano talagang ibig sabihin? Ibig sabihin po yan, ay yan po ay walang kapakinabangang pampagaling o gamot. Yan po is nagdadagdag nutrition naman sa atin. Okay, so sana nakikinig ang ating mga suki. Hindi yan talaga panggamot. Wala yes siya ng karapatan mag-claim na siya ay nakagagamot. Okay, so at this point, Ms. Chari, ano yung pwede nating maipayo sa ating mga kababayan na gumagamit ng mga food supplements? Yung mga gumagamit po ngayon ng mga food supplements, tanda na lang po nila na ito ay nagbibigay lamang po ng karagdagang nutrisyon at walang pakinabang na medical, kasi baka po nag-i-expect silang masyado doon sa mga nabili nilang food supplements. Tapos, bago po sila sumubok uminom, pagsaliksik naman po muna sila. Pag meron pong nag-aalok sa kanila at sinabi nilang nakakagamot ng kung ano-ano, at sabihin huwag na kayong uminom ng maintenance nyo, ay magduda na po sila sa mga ganun. Okay. Yung mga, minsan may mga nagdotahay-dotahay dyan na sinasabing, ayan, cure all yan, huwag na kayong uminom ng gamot mo kasi ito ang magkakapagtagaling sa inyo. Bad yung mga taong yon, mali yon. Kaya nga po, kung merong mga maintenance at gusto pong magdagdag or mag-supplement ng kanilang yung mga kinakain, i-consulta pa rin po sa doktor. Okay. Kasi baka po magkaroon din ng interaction yun sa mga iniinom nila. Mahirap na po. Ayan, mga ka-nutrition. Sana tandaan natin yung mga naipayo sa atin ni Ms. Chari. Hindi rin maganda yung basta-bastang pag-inom ng food supplements. Dapat maging mapanuri tayo kung ito ba ay registered o hindi sa FDA, at huwag basta-basta padadala sa mga advertisement at mga sabi-sabi, lalo na yung mga nagbabahay-bahay dyan. Okay, maraming salamat po, Ms. Chari. Baka may gusto pa kayong iparating sa ating mga listener from all over the country. Wala na po. Sana po, ang kinikinig na yung mga listener ng produkto. Sana po maging, ano tawag dito, maging curious. Pwede naman po silang mag-check sa website ng FDA para alam po nila yung mga advisories natin para maiwasan po yung mga produktong delikado. Okay, maraming salamat. Ang FDA website ay www.fda.gov.
supplements.gov.ph. Okay, maraming salamat, Miss Chari. Nakapanayam po natin si Miss Charina May Tandas, Food and Drug Regulation Officer 3 ng Food and Drug Administration o FDA. Maraming salamat pong muli. At sana ay makapanayam pa po namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa bawat krisis ng buhay, may pamilya na kaagapay? Sa panahon ng krisis, maging matalino at praktikal na mamimili. Sa pagtitipid, huwag kalimutan ang nutrisyon ng pamilya. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para sa matibay na buto at ngipin, gatas ang dapat araw-araw na inumin? Ang mga pagkaing gawa sa gatas at mga pagkaing mayaman sa calcium ay makakatulong din. Wastong nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Alam niyo ba ang kalahating tasang lutong saluyot ay nagtataglay ng 20 calories lamang? Aba, maganda ito para sa akin ah. At sa mga nagjujetang nakikinig sa atin. Mayroon din itong 87.3 milligrams na calcium, 1,334 micrograms ng beta-carotene or 222 micrograms retinol equivalent, ibig kong sabihin yan, vitamin A pagdating sa ating katawan. 22.5 milligrams na phosphorus at 1 milligram na iron. Uy, napakasustansya pala talaga ng saluyot. At alam nyo ba na nagtataglay din ito ng mga antioxidant? Alam nyo ba na ang regular na pagkonsumo ng saluyot ay tumutulong para magmukha tayong bata? Wow! Dahil sa antioxidant activity nito sa ating katawan. Binabawasan ito ang pagkakaroon ng wrinkles at fine lines sa ating mga mukha at katawan. One Nutrition, One Mission. Para naman po makipagkumustahan sa ating Nutriskwela Community Radio Station sa Coron, Palawan, makakasama po natin si Mr. Yuri Palangka, ang station manager ng Radyo Kasimanwa 97.3 MHz FM. Kumusta at masustansyang hapon sa inyo, Mr. Palangka? Mabuti rin po. Oh, kumusta naman po ang lahat na bumubuo ng Radyo Kasimanwa? Okay naman po, okay naman po. Natuloy na rin po yung, ano, yung genset na galing po sa province, natigyan na rin po tayo. Alin po, genset? So wala apo, kayo ng... Wala na kayong blackout? Wala na po, kasi meron na sarili yung registration natin. Wow, salamat naman. Kasi dito, balita namin sa Mindanao, eh mga kuminsan, 6 hours na ang blackout. So kanino po tayo magpapasalamat? Kay Governor Abraham Mitra po, sila po nagbigay. Kay Governor Abraham Mitra. Opo, si Baham. At saka kanino pa po? Sa kanya po, kasi province po nagpadala nun sa Coron. Ano naman po, relay naman ang aming pasasalamat kay Governor Abraham Mitra dahil sa suporta niya sa Radyo Kasimanwa 97.3. Maliban po sa meron. Opo, sige po. Meron rin po tayong isang empleyado ng munisipyo sa Tourism Office, si Sir Senas. Siya na rin po nagpapa-ano sa radyo, meron siya siguro 2 hours na siya nag-ano po ng mga tourism, yung activities, kung ano po mga bago natin sa forum. Okay. So maliban po dun sa 2 hour na additional tourism, ano po ba dyan? It's more fun in Coron. Apo yung mga activities, yung mga kapuluhan festival, yung mga ganun po yung mga dumarating. Meron po ba kayo about sa nutrition naman po? May dagdag programming ba kayo sa nutrition? Yung dati pa rin po.
Ah, dati. Ito pong One Nutrition, One Nation radio program na pinapadala po ng opisina sa inyo para i-air every Wednesday afternoon. Na ipapa-air niyo pa po? Apo, apo. Nakukuha rin po nila Ma'am Heidi Garciliano. Opo. Anong oras po ito pinapa-broadcast? Kung anong oras po yung nasa intimate nila desk sa kanila Yes. Opo, 3 o'clock po every Wednesday. Opo. Ah, okay. So, mabuti naman at turismo yung paano po ba ginagamit ng istasyon or ng munisipyo yung maliban dun sa 2-hour program? Paano pa po nakakatulong ang ating radyo kasi manwa sa inyong komunidad? Malaking bagay, pati yung mga tindera ngayon ng mga palengke nakikinig sa radyo natin sa FM, Radyo Kasimanwa. Ah, talaga po? Paano nyo nalaman na nakikinig sila? Ay, kasi minsan bumibili ako ng pigs, yung tindera ro, nakikinig. Sabi ko, ano istasyon niya? Sabi niya, Radyo Kasimanwa, Cup. Sabi, maganda pa, no? Malakas. Sabi ko, masarap pakinggan, natutuwa sila, lalo na yung mga tugtugan. Opo. Yung mga balita, opo. Hindi niyo sinabing kayo ang station manager? Hindi po, hindi. Hindi kayo nagpakilala. Oo. Yun naman pong abot o nasasaklaw ng radyo kasi manwa. Nag-increase na po ba? Yeah, hindi pa. Yung gagaya hindi pa rin ng last year. Talagang coron area lang palang ang naaano ang nare-reach. Apo. Hindi pa makatawid. Pero okay na po kasi sa mga advertisement na sa mga yung mga nag sponsor, marami po. Yung mga lodge, nag-sponsor na rin po sila. Ah. Kaya kung nakaipon-ipon, pwede na rin po nating papalakasin yung pag-seminar namin noong December. Gabi, itutuloy po namin yung para medyo lumakas-lakas, lumawak yung istasyon, yung naaabot po ng istasyon ng Radyo Kasimanwa. Oo, pwedeng taasan, pwedeng damihan yung sa baba. Ano po? Apo. O sige, maraming salamat po Mr. Palangka at baka may gusto pa kayong iparating sa inyong mga tagapakinig dyan. Nasa inyo po ang pagkakataon. Okay, magandang hapon po. Suportahan na lang po natin yung NNC, ano po, yung sa nutrition. Lalo-lalo na po sa ibang lugar, yung Mindanao, yung Coron, lahat-lahat po. Ano po, suportahan po natin. Okay, maraming salamat po sa inyong sinabi at maraming salamat sa inyong oras. At sana po ay bigyan nyo kami ulit ng pagkakataon na kumustahin kayo ulit dyan sa mga susunod. Apo. Okay, apo. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Thank you very much po, Mr. Palangka. Okay, salamat po. One Nutrition, One Nation. Alam nyo ba na sa buhay, minsan less is more? Hindi dapat mahal ang wastong nutrisyon. Pumili ng mura ngunit masustansyang pagkain. Maghanda ng one dish meal. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam nyo ba na ang bonding ng mag-ina ay sa gatas nagsisimula? Pasusuhin si baby dahil hindi lang ligtas at masustansya, libre pa ang gatas ni mommy. Ito ang pinakasimpleng solusyon para iwas gutom si baby. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Uy, ready na ba kayo sa isa na namang katakam-takam na recipe for the week? Oy, Miss Leeza, Recipe Queen, pakihain na nga po ang recipe para sa ating mga tagapakinig. Ang ating pong recipe for the week, mga ka-nutrition, ay Ginataang Saluyot con Tinapa. So narito po ang mga sangkap. Halahating tasa ng kakanggata ng niyog, isang pirasong sibuyas na hiniwa ng maliliit, halahating tasa ng tubig, dalawang kutsarang bagoong na alamang, isang tasa ng tinapa na hinimay, tatlong tasa ng dahon ng saluyot, isang butil ng dinikdik na bawang, at dalawang pirasong berdeng bell pepper na hiniwa ng maninipis. Simple lang po ang paraan ng pagluluto ng ginatang saluyot con tinapa.
pakuluan ng kakanggata kasama ang hinimay na tinapa, bawang at sibuyas sa loob ng 10 minuto. Timplahan ng bagoong na alamang ang gata habang hinahalo ito. Pagkatapos, idagdag ang dahon ng saluyot at ang berdeng bell pepper. Lutuin muli ito ng 3 minuto at ihain ito habang mainit. Napakasimple lamang po ng sangkap at paraan ng pagluluto nito. Hindi rin natin kailangan gumastos ng mahal para mapakain ng masustansyang pagkain ng ating pamilya. Maaaring gumamit ng iba pang klase ng isda kung wala kayong tinapa. Ayan, Asik Bernie, ang ating recipe for the week. Ang ginataang saluyot con tinapa. Abot kayangan talaga. Masarap na at masustansya pa at hindi niya sinabi sa inyo, alam niyo, si Recipe Queen Leeza, saluyot pala ang kanyang favorite na vegetable. Ay, opo, ma'am. Okay, sa susunod na linggo ay panibagong recipe na naman ang ating ibabahagi sa ating mga tagapakinig. Kaya abangan niyo po yan, ha? Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Huwag kayong BBTU. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari nang bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang na mga ito ay naligis, hiniwan ng maliliit, linasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang batay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagbili. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay binang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ang gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Alam niyo ba na ang regular na pagkonsumo ng saluyot ay tumutulong sa pag-control ng ating blood pressure at kolesterol? Pinapababa din ito ang posibilidad ng pagkakaroon ng asthma, ng cancer, diabetes at heart diseases. Ang tuyong saluyot ay maaaring gawing tea o tsaa na pinaniniwalaan na nakagagamot ng sakit ng ulo, sakit sa tiyan, at ulcer. Maaari nyo rin isama ang saluyot sa inyong soup o noodles at maaari nyo rin itong stir fry. Huwag itong pakuluin ng matagal para hindi maging malagkit ang saluyot. Yun pala yung secret. Sandali lang yung luto, huwag lang pakuluin ng matagal. Otherwise, lalong magiging malagkit ang saluyot. Ayan, mga ka-nutrition. Hindi lang nutritious tips ang naibigay namin sa inyo ngayong hapon, meron rin beauty tips. One Nutrition, One Mission. Alam niyo ba na ang kalinisan ay kapatid ng kalusugan? Iwasan ang pagkakasakit. Ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay ng malinis na tubig at sabon. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na para guminhawa ang buhay, makakatulong ang pag-aalaga ng hayop at pagtatanim ng gulay? May alternatibong pagkukunan ka na ng pagkain, may dagdag kita ka pa. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Meron tayong katanungan mula sa ating listeners sa pamamagitan ng text kasi last time nag-invita tayo ng magpadala ng text kung may mga tanong kayo, di ba? Ang una po nating natanggap na tanong ay nagmula kay James Daliva ng Cagayan at ang kanyang tanong ay ano po ang dapat na nutrition ng isang paralitiko? Maraming salamat James sa iyong katanungan kung ano ang tamang nutrition para sa isang paralisado o
isang paralyzed na tao. Actually, ang diet ay pareho din dun sa isang taong normal. Pero makabubuti na kasama ang B vitamins katulad ng niacin at B12 dahil ang mga ito ay maganda para sa ating mga nerves. Kaya naman mainam para sa mga paralisado ang mga pagkaing mayaman sa vitamin B complex. Ito ay ang mga halimbawa ng mga pagkaing mayaman sa vitamin B complex ay pagkaing nagtataglay ng yeast gaya ng mga tinapay. Marami rin yan ang saging, marami rin vitamin B complex ang mga beans at saka patatas. Ang essential fatty acids din ay makatutulong sa pagbawas ng mga pamamaga kung meron man nararanasan yung ating pasyente o tagapakinig. Mainam na pakainin sila ng iba't ibang klase ng seafood at pati na rin isda, pati na rin maberdeng gulay gaya ng spinach, broccoli, yung mga seaweeds at iba pang uri ng gulay, pati prutas gaya ng papaya at melon. Maging ang nuts, seeds at vegetable oil ay mayaman din sa essential fatty acids. Maraming salamat sa iyong katanungan, James Daliva ng Cagayan. Kung may iba ka pang nais malaman, maaari kang mag-text sa ating number na 0929-1577-034 o di kaya naman ay mag-post ka sa ating Facebook account na One Nutrition, One Nation Radio Program at on-air pa naming sasagutin ang iyong katanungan. Maraming salamat. One Nutrition, One Nation. Isang oras na naman po ng masustansyang kwentuhan ang nagdaan. Napaka-iksi, ano po. Maraming salamat po sa nakitambay sa amin dito sa ating programa. Maraming salamat din po kay Ms. Charina May Tandas, ang Food and Drug Regulations Officer 3 ng Food and Drug Administration or FDA. Salamat din kay Mr. Yuri Palangka, ang station manager ng Radyo Kasimanwa 97.3 MHz FM dyan sa Coron, Palawan. Napakagandang isla ng Coron. Maraming salamat din sa ating One Nutrition Reporter at Recipe Queen na si Ms. Leeza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Mga ka-nutrition, bisitahin nyo naman ang aming Facebook page at ilike nyo lang po ang One Nutrition, One Nation Radio Program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Magpadala din kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa ngayon dito naman sa official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph www.nnc.gov.ph. Maaari nyo rin kami i-text kung kayo ay may katanungan dito sa number na 0929-1577-034 o kaya pwede na rin kayong tumawag sa ating landline. Kung kayo ay nasa labas ng Maynila, lagyan nyo lang ng 02 tapos sundan ng 843-5838. Kung dito naman kayo sa Kamaynilaan, diretso na kayo sa 843-5838 at sasagutin namin ang inyong katanungan on air sa susunod na episode gaya ng ginawa natin sa tanong ni Mr. James Daliva ng Cagayan. Samahan nyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan. Lagi nyo kasing tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Pagpatuloy lamang po ang pakikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang inyong Miyerkules. Masustansyang talakayan at balitaan ang iahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa Nutrition Health Assistant Secretary, Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat. Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation.
talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.